Kung sa Pilipinas ka nakatira, panigurado, mararanasan mo mabagal na internet. Kahit na ikaw ay naka-wifi pa. Sa sobrang bagal ay maiisipan mong itapon na lang cellphone. Literally, yung tipong nasa kagandahan ka ng palabas, nagbabakbakan na, tapos biglang maglo-loading. Sarap ibalibag ng modem eh. Gusto mo bang makaranas ng isang mabilis na internet connection? Ito na marahil ang pinakamabilis na wireless connection. Pinaniniwalaan na ang bagay na ito ay kayang magbigay ng mabilis na serbisyo sa trabaho, pag-aaral, kahit sa paglalaro ng online games. Palakpakan tenga ng mga nag-EML dyan. Gamit ang madaming pag-aaral at pag-research ng maraming technology expert, pinaniniwalaan na ang 5G ay magiging mas mabilis sa kung anong connection ang mayroon ka ngayon. Ang bagay na ito ay inaasahang nagtataglay ng average download speed na nasa 1 gigabytes per second. Sabihin na nating mas mabilis ito ng 20 o higit pa na beses sa nakasanayan nating 4G connection. Pinaniniwalaan na ang bagay na ito ay malaki ang maitutulong sa iba't ibang teknolohiya na ginagamitan ng connection. Sa hinaharap ay inaasahan na kaya nitong patakbuhin ang isang driverless na sasakyan o hindi naman kaya magpaandar ng mga drones. Oh my, parang Terminator style na to ah. Ang mga malalaking kumpanya katulad na lamang ng Verizon, AT&T, Samsung at Nokia ay nagsisimula ng mag-invest ng malaking pera para sa wireless system na ito. Ang International Telecommunication Union o ITU ay isang specialized agency sa United Nations na gumagawa ng mga technical standards para sa mga communication technologies. Noong 2012, ang grupong ito ay gumawa ng isang program na tinatawag na IMT for 2020 and Beyond o IMT-2020 na naglalayong mag-research at gumawa ng mga minimum requirements para sa 5G. Ang mga ito ay nakagawa ng isang draft report na naglalaman ng 13 minimum requirements ng 5G. Ang peak data rates ng 5G ay maaaring umabot ng 20 GB per second downlinks at 10 GB per second uplink sa bawat bagay na nangangailangan ng koneksyon. Ayon sa pag-aaral, ito ang bilis na mararanasan ng mga taong gumagamit ng 5G sa isang lugar. Isipin mo ang bilis kung may sarili kang connection nito. Ngunit base sa spectrum, ang actual speed na maibibigay sa iyo ng bagay na ito ay nasa 100 megabytes per second na download speed at upload speed na 50 megabytes per second. Ang latency ng 5G o ang delay time ay nasa 4 millisecond para sa normal na bagay at 1 millisecond kung ito ay kinagamit para sa mga mahalagang bagay na kailangan ng mabilisang response. Gamit ang 5G, mas maraming connected devices ang masusuportahan. Pinaniniwalaan na halos 1 milyon na connected devices per square kilometer ang kaya nitong suportahan o bigyan ng koneksyon. Pinaniniwalaan na gamit ang 5G ay maiiba ang paggamit natin sa iba't ibang teknolohiya. Inaasahan sa hinaharap na dadami na ang mga autonomous vehicles kung saan kasabay ng paglabas ng 5G sa US. Maaari nang makipag-usap ang mga sasakyan sa ibang sasakyan. Panigurado tumatakbo sa isip ng iba sa inyo ang Autobots at Decepticons. Well, magagawa nilang makapagbigay ng mga impormasyon sa ibang sasakyan patungkol sa iilang problema na nadadaanan ng ibang sasakyan. Kaya nitong magbigay sa driver at sa automaker na maaring gawin kung sakaling madaanan nila ito. Ang ganitong sitwasyon ay maiiwasan ang mga malalang banggaan o anumang aksidente habang ikaw ay bumabiyahe.
which in fact we currently have as an app, ang Waze at ang Google Maps. Alam ko ang Waze nagpapakita ng mga traffic roads at iba pa. Gamit din ng 5G, ang mga magkakalayong lugar ay madali nang makakapag-usap upang mabigyan ng babala sa isa't isa kung may mangyari na sakuna. Gamit ang sensors, mapapadali ang mga pagresponde sa kahit anong problema sa kanilang lugar. Mapapadali na din ang paglagay ng mga surveillance camera sa lugar na ito. Ito kasi ang issue pagdating sa CCTV, ang connection lalo na pag live viewing. With 5G, smooth na smooth at kitang-kita ang mga pangyayari, pero syempre, it will depend pa rin sa camera. Dahil sa low latency ng 5G, ang mga mabibigat na gamit na kailangan ng remote control ay mapapadali na ang paggamit. Gamit ang bagay na ito, matutulungan ng ibang technicians na makontrol ang ibang machine sa anumang parte ng mundo. Sa mundo ng medisina, malaki ang maibibigay na tulong ng 5G. Inaasahan na pagalingin pa ang paggamit sa mga telemedicine o isang remote diagnosis at treatment sa isang pasyente, remote recovery, remote surgery, physical therapy via AR, at mga precision surgery sa hinaharap. Kung pagkukumparahin natin ang dalawang ito, makikita na mas mabilis at lahat na ng mas ay nasa 5G na. Ang 5G ay mayroong millimeter wave frequencies na nasa 30 to 300 gigahertz, kaya mas mataas ito ng sabihin na nating 10 o halos daan na radio waves na ginagamit ng 4G at ng mga Wi-Fi network. Ang frequencies na nagagamit ng 4G ay nasa 6 gigahertz lamang. Dahil dito, kahit na malayo ang isang tao, pinakapinagmulan ng connection o yung tower ng 5G, makakakonek pa din ang taong ito. Noong April 2019, ang kumpanyang Verizon na mula sa US ang unang nagpalabas ng isang 5G network. Inilagay ito sa ilang piling lugar sa ibang bansa. Noong May 30, 2019, ang EE Mobile Company ang unang naglabas ng 5G sa 6 na syudad sa United Kingdom. At ayon sa kanila, maglalagay pa sila sa 10 syudad bago matapos ang taon. Ang kumpanyang Vodafone ay naglagay din sa 7 syudad sa UK noong July 3, 2019 at nagdagdag pa ito sa 8 syudad. Ang Telstra ay nag-live upang i-launch ang first 5G smartphone sa Australia, ang Samsung Galaxy S10 5G. Kung mayroon sa ibang bansa, hindi magpapahuli ang Pilipinas. Noong June 20, 2019, inilabas ng Globe ang first service provider ng 5G sa Pinas, ang Globe at Home AirFiber 5G. Ang pinakauna sa Southeast Asia at pangalawa naman sa buong Asia na magkakaroon ng 5G technology. Ayon sa CEO at presidente ng kumpanyang Globe, quote, "We made a crucial step in fulfilling our goal of connecting more Filipino homes and our vision of bringing first world internet to the Philippines," end quote. Dahil sa mga taong ito ay hindi nahuhuli ang Pilipinas pagdating sa mga bagong teknolohiya. Oo, mabilis ang 5G pero depende pa rin yan sa provider mo. Kung ang provider ay bibigyan ka lang ng 25 megabytes per second, then yun lang ang makukuha mo kahit mag 10G ka pa o mag 100G kung meron man ito. Although, kung mabilis ang 5G, we are still at the mercy of our provider. Ang good thing dito ay mas mabibilis na ang speed na ino-offer ng mga service provider. Kumpara noon na 512 kilobytes per second lang, ngayon 50 megabytes per second na. Dahil nga masama ang sobra, mayroong mga bagay na pinaniniwalaan na masamang magagawa ng 5G na ito. Ayon sa eksperto, tayo ay exposed sa electromagnetic radiation araw-araw. Dahil sa mga gamit natin tulad ng cellphone, computer,
microwaves, TV at lahat ng gamit na mayroong radiation. Dahil sa bilis na maibibigay sa atin ng 5G, iba din ang maibibigay na radiation nito at hindi natin alam ang mangyayari. Ang 5G ay mayroong higher energy millimeter wave radiation kaya malayo ang naabot nito. Dahil sa radiation ay maaaring makakuha ang tao ng mga sakit katulad ng disruption of cell metabolism kung saan maapektuhan ang mga cells na nagbibigay ng enerhiya sa katawan ng tao. Oxidative damage, free radicals na kung saan pinagsisimula ng sakit katulad ng cancer at diabetics. Melatonin reduction, ang kalagayan na paggising-gising mula sa pagtulog sa gabi. DNA damage, increased permeability of the blood-brain barrier, generation of stress proteins. Ayon sa isang professor ng bioengineering sa Pennsylvania State University na si Kenneth Foster, quote, "There's often confusion between ionizing and non-ionizing radiation because the term radiation is used for both. All light is radiation because it is simply energy moving through space. It's ionizing radiation that is dangerous because it can break chemical bonds." Ang ionizing radiation na ito ay isa sa mga rason kung bakit kailangan ng tao na magpayong at magtakip sa gitna ng sikat ng haring araw. Dahil ang maikling wavelength ng ultraviolet light nagkaling sa liwanag sa tuwing tayo ay nasa labas, ay mayroong sapat na kakayahan na kayang patumbahin ang mga elektron na nanggagaling sa atoms. Dahil dito, maaaring masira ang ating balat at ang ating DNA. Ang mga malalayong waves naman ay non-ionizing dahil mayroon itong longer wavelength at walang sapat na lakas upang makasira ng direkta sa isang cells ng tao. Ayon pa kay Foster, quote, "The only established hazard of non-ionizing radiation is too much heating. High exposure levels, radio frequency energy can indeed be hazardous, producing burns or other thermal damage. But these exposures are typically incurred only in occupational settings near high-powered radio frequency transmitters or sometimes in medical procedures gone awry." So, kung exposed ang isang tao sa 5G, maaari itong makasama sa kanyang kalusugan. Ayon sa mga skeptic na tao, kahit na malayo ang isang tao sa isang non-ionizing radiation, maaari pa din itong magkaroon ng mga sakit. Maaari itong magkaroon ng brain tumor hanggang sa magkaroon ito ng chronic headaches. Madaming pag-aaral na din ang ginawa sa mga nagdaang taon tungkol sa bagay na ito. Noong 2018, matapos ang dekadang pag-aaral, naglabas ng isang ebidensya ang National Toxicology Program. Sa pag-aaral ng mga taong ito, nakita nila ang paglaki ng utak at adrenal gland tumors ng isang lalaking daga na na-expose sa radio frequency na gawa ng 2G at 3G cellphone. Ang mga lalaking daga na pinag-eksperimentuhan ay exposed sa level ng radiation na kung saan mas mataas ng 4 beses sa maximum level na kailangan ng isang tao. Ayon kay Foster, quote, "Everyone I know including me is recommending more research on 5G because there's not a lot toxicology studies with this technology," end quote. Madami ang mga tao o grupo na gumagamit ng radio frequency ay namimili lamang ng mga pag-aaral upang maipaglaban ang kanilang gawain at hindi na tinitingnan ang kinalalabasan ng kanilang eksperimento na kung minsan ay masama ang kinalalabasan. Hindi pinapanigan ni Foster mga skeptik na tao, ngunit para sa kanya, kailangan pa ng madaming pag-aaral ng mga maaring ika-apekto ng 5G sa kalusugan ng mga tao. Kahit na malaki ang maitutulong ito sa ating lipunan at makakatulong mapadali ang ating pang-araw-araw na buhay, maaaring may masama din itong maidudulot. Ayon pa sa isang electrical engineering professor sa Columbia University sa New York na si Harish Krishnaswamy, quote, "I think 5G will have transformational impact on our lives and enable fundamentally new things. What those types of applications will be and what that impact is, we can't say for sure right now. It could be something that takes us by surprise and really changes something for society. If history has taught us anything, then 5G will be another example of what wireless can do for us." End quote. Ang radiation na manggagaling sa 5G ay bago para sa mundo ng radio frequencies at ang mga maaari nitong magawa, wala pang nakakaalam. Ngunit dahil sa dami ng mga pag-aaral patungkol sa radiation, ay maaari itong
pagsimulan upang pagtuunan ng pansin ang mga maaring magawa ng 5G. Pero hold your horses mga boss, dahil kung tutuusin mas mataas ang power level ng 4G technology kumpara sa 5G, which means lower level of radiation ang makukuha natin sa mga 5G antenna. Pero Bulo Lord, narinig ko na nakakapagpainit daw ng temperatura ang 5G. Well, ang mga microwaves ay pinapainit ang mga bagay na madaraanan nito. That's true. Sa case ng 5G, hindi ganoon kataas ang heating effects. Ayon pa kay Professor Rodney Croft, advisor ng International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Quote, "The maximum radio frequency level that someone in the community could be exposed to from 5G or any other signals in general community areas is so small that no temperature rise has been observed to date." End quote. See, wala kang dapat ikapangamba, pero syempre it depends kung nasaan ka. Yung mga nakikita niyong tower, yep, meron yung health concerns para sa kanila kung itatayo malapit sa bahay nila o sa taas ng bahay nila, kaya malaki ang binabayad sa mga may-ari ng bahay. Syempre, hindi ito agad mararamdaman. Effects will incur in the long run. Ayon pa kay Croft, quote, "The exposure that 5G will produce has been considered in great depth by ICNIRP, with the restrictions set well below the lowest level of 5G-related radio frequencies that has been shown to cause harm." End quote. Ang World Health Organization ay pinatunayan na ang rekomendasyon ng International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection ay mas mababa sa limit at hindi nakakaapekto sa ating kalusugan. So, at the end, marami pa rin pag-aaral ang dapat gawin sa 5G. For now, we cannot be certain kung ito ba talaga ay nakakasama sa atin o hindi. This still remains a question. May mga pag-aaral na sinasabing nakakasama. May mga pag-aaral na sinasabing hindi kagaya ng dalawang nabanggit ko. Kung cellphone lang naman ang hawak mo at naka-5G ka, huwag ka masyadong maging paranoid. Pero syempre, lahat ng sobra ay masama, kaya hinay-hinay lang sa pag-ML. Kung may kakilala kayong paranoid sa 5G, i-share ninyo ang video na ito, baka sakaling mas maging paranoid pa sila. Ina-joke lang. Mga boss, kung nagustuhan ninyo ang topic, huwag kalimutang i-like para alam ang mga topic na gusto ninyo. Kung may gusto naman kayong topic na hindi pa na-feature sa channel, pakilagay naman po sa request form. Andyan po sa my description. Maraming salamat sa panonood mga boss. Sana ay may natutunan kayo sa video na ito.